gaano siya kalakas. Ayan. Ang dami siya kalakas ngayon. Oh, magandang tanghali mga kapigmates. So bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay Marlo Salvador ng Iloilo. So shoutout sa'yo sir, simulan natin ang video. So mga kapigmates, so ito na-adjust ko na tong water pump natin. So ito ito mga kapigmates, kailangan align na align to. So ito, in-align ko na, bumili na ako ng mga tools. Ang kailangan nyo lang dito ay 14 na socket saka 14 na open or close na 14 para ma-adjust nyo to. So ito medyo in-align talaga natin yun ngayon, medyo tahimik na siya tumakbo, hindi na maingay. So kung napanood nyo yung unang video natin, so maingay siya, diba? So ito mga kapigmate, paparinig ko sa inyo at papakita ko yung unang takbo ng ating motor nung ginamit natin to nung pagkarating dito, kaibahan sa ano, simula nang na-align natin, tapos na-adjust na natin yung mga dapat i-adjust natin. On, check, double check, okay. Yan, kung mapapansin nyo mga kapigmate, sobrang ingay niya, tapos napakalakas ng vibrate niya. So yan po ang kailangan nating ayusin bago nating gamitin talaga ng gusto ang ating. So ngayon, pakinggan nyo, saka tingnan nyo kung gaano kalakas na yung water pump na, yung pressure sprayer natin. So napakalakas na po nito, na-adjust na po natin. So ulan-ulan lang kasi nag-ano ako. So yan, pagmasdan nyo kung gaano siya kalakas ngayon at kung gaano katahimik ano mag tumakbo. So yan, start na natin. So patayin muna natin tong kanyang tubig. Bago natin start. So, katatapos ko lang mo guys. May mga tools pa ako. So, start na natin. So, napatahimik natin ito. O sabi natin na paano natin yung takbo niya. So, on yung gasolina. On ang gasolina. Tapos, open ang choke. Tapos, switch on natin. So, okay na. Ayan. So napakatahimik na po ng takbo niya, hindi na sobrang ingay. Tapos tingnan naman natin ngayon yung kung gaano siya kalakas ngayon. So ito yung water sprayer natin. Ayan. Ang makita niya dito natin po ito. Tingnan natin. Ayan. So tingnan niya kung gaano siya kalakas. Siya kalakas ngayon. So, napakalakas din ang mga kaibigan. So, yan. So, ngayon. So, sobrang lakas. So, napakalakas niya mga kaibigan, mga kapigmates. So, simulan na natin mag-amigo sa ating mga bato. So, mapatay ko muna.
ayan. So, nabasa na natin sila. So, ayan, nabasa na natin sila. So, ngayon, sasabunin ko na. Mga kapigmate, yun lang yung tip natin dito sa ano, pressure washer na to. Kasi nung unang dumating dito, nung unang subong natin, diba, na ano nyo naman, na pakinggan nyo naman, sobrang ingay niya, na masakit sa tayo nga. Napaka-ingay, tapos napaka, ano, lakas ng vibrate niya. Tapos yung pressure niya, medyo mahina. May, ano lang, sabihin natin na kung sa, ano, malakas na, kung sa malakas. Pero kung sa dito, pati sa lakas nito, na 6.5 horsepower, yung lakas na binubuga niya, nahihinaan ako. So, nahihinaan ako kasi 6.5 horsepower, napakalakas dapat nun. So, ang ginawa lang po natin, kinalikot natin tong ating pressure washer na to. So, ang kailangan nyo lang mga kapigmate. So, ito, kailangan talaga align na align to dapat tong dalawang to. So, itong dalawang pulling to. So, align siya dapat dito. Pantay na pantay, hindi tagilid. Tapos, yung pagkakahigpit nyo, yung hindi naman sobrang higpit, yung tama lang siya. Na hindi, yung hindi maiiwanan nito, itong ano natin, taga-higop ng tubig o sanction natin na to. So, yun lang mga kapigmate. So, napakalakas. Tapos, dito, yung tip lang sa inyo. Ito kailangan nasa ano, pag gusto niyan lakasan, sabihin natin, kasi ito wala pa sa yung kanina natin yung malakas na buga, so wala pa, nasa minor pa to, pwede nyo panlaksan yun pag ginanto nyo. Yan, pag tinasan nyo pa yan, so mas lalakas pa yun mga kapigmate. Pero pag, para sa akin, tama na yun, kasi na-adjust ko na lahat, okay na lahat, nasa minor na lang to, so ganyan na lang siya. Yung hindi lang mamamatay yung makina para mas tipid sa gasolina. So yun, napaka ano nung mga pigmate. Kasi kung napansin nyo yung napinost ko sa Facebook nung unang dating nito, talaga pinatakbo ko muna, ginamit ko. Talaga nakita nyo napakalakas ng vibrate, napakaingay. Iyon pala, nakasagad pa yun dito. So nakaganito pa, nakasagad pa yung kanyang, ayun ko ang tawag dito. Hindi naman tayo ano eh. Napaka... lakas. So sabi sa akin nung nagro-rotor dito, kasi ganito rin yung gamit niyang makina sa pang higop naman ng tubig, sabi natin yung kanyang water pump, ano, tipid daw to sa gasolina, kailangan templado lang. So sa paggamit naman ito, so may na, ano kasi ito, itong tanong ko nung unang dumating to mga kapigmita, so i-share ko na rin sa inyo, siguro kung bibili kayo ng ganito, matatanong nyo rin sa sarili nyo kung gaano ba katagal to pwedeng gamitin. So, nagtanong-tanong po tayo sa mga mag-ano dito, mag-aararo. Sabi natin yung mga nagtatanim ng palay, yung gumagamit ng mga water pump. Ito raw po ay kahit 24 hours yung gamit o 24 hours yung gamit. Kasi ito ginagamit daw to sa pag-ano ng mga palay, yung pagpapatubig. So, napakatagal nga naman mga kapigmate. So, ano raw to? Walang problema kahit gaano katagal yung gamitin. So, dahil sa atin, ito lang naman itong... babuyan lang na malilinisan natin o gagamitan natin ng pressure washer. Siguro pinakamatagal na dito, kalahating oras to hanggang isang oras. So, hindi tayo mamumroblema. So, kasi ako, kasama mga pigmate, nung dumating to, tanong ko agad sa sarili ko, gaano ba katagal kasi sa mga car wash, kasi bumili na rin tayo ng ganto dati. Yung ganto naman, pero di kuryente, ano siya, diba alam niya naman yung sa pag nag-uulugay ng bendo car wash, yung self-service, 3 minutes lang ng 3 minutes, then patay na agad. So, hindi masyadong bugbog yung makina. Ito, yun ang inano ko yung dire-diretso. Kasi dito sa atin, medyo ano rin itong lilinisan natin. So, kailangan kumatansya yung oras kung gaano ba katagal na hindi naman mabubugbog yung ating makina. So, sabi naman ng nag-ano dito, ito raw ay, Ichiban daw na to ay ka-ano daw to ng Honda. Honda makina raw to. Ang makina raw nito ay Honda. So, yun ang pagkakasabi. So, sabi naman ng ating partner na nasa, ano, yung partner natin dito sa baboy na to, ito raw Ichiban, ibig sabihin daw number one. So, yan. So, sa presyo naman, nagtatanong mga kapigmito. So, ang presyo nito, ang bili po ng partner natin sa Bacolod ay 8,000. So, nagtanong ako dito sa lugar namin, Bayawan, Negros Oriental, 11,000. So, nag-check tayo sa Shopee nito. Sa online mga kapigmate, meron din ganito, pero wala akong link mga kapigmate. Huwag niyo na ako hingan ng link. So, ang link ni ang ano nito, presyo naman sa online, nakita tayo 6,000, 7,000, depende, parang may ano pa 'yun eh. Tapos may mga ano, 8,000, basta 6,000 to 8,000 to 9,000 ganyan. So, okay na tayo dito mga kapigmate. So, sana nakakuha kayo ng tip o sabi nagka ano kayo ng idea kung bibili kayo nito.
So sa gamit na maghapon, 24 oras, so wala raw problema. So ngayon magpapaligo na ako ng ating mga alaga. So mga kapigmate, hanggang dito na lang. Ito nga po pala ulit si Jan Jerry Alto ng All About Pig Learning.